So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Mitsukushi Florindale branch para sa update natin dito sa bagong motorcycle na to, no? Ano nga ba to? Ito yung Euromotor Marvel 125. Ngayong 2024, meron silang update para dito. So umpisa na natin yung vlog ngayong araw na to. At kung sulit nga ba ngayong 2024, itong bagong update para dito. Ayos na ayos siya. So yun nga, para sa kanyang price na 57,900, at ngayon ay may promo sila, no? Ayan yung promo nila, hindi pa lang masyadong kita. Ayan, so straight monthly sila ngayon, ibig sabihin no down payment, diretso agad tayo dun sa monthly natin. Ayan, para sa kanyang months, hanggang 36 months tayo rito, tapos may mga previous pa yan. So yun nga, ikutan na natin kung ano nga ba ang meron dito sa may Marvel 125. Ito pa rin yung carb type, no? So umpisa na natin yung ating walk around para dito. So yan, dito naman sa kanyang front view. Okay, dito sa may kanyang headlight is naka LED pa rin tayo rito. Same pa rin naman yung approach niya rito, matte finish na kulay black. At meron pa rin tayo ditong Euromotor na sticker. So ngayon, ang sticker nila is gold. Pansin natin, touch ng gold. Ayan, pati 125 dito, yung Marvel dito, meron din siyang gold lining. And nandito pa rin yung ating logo para sa ating Euromotor. So pagbaba natin dito, ito yung itsura, may mga patulis na design hanggang dun sa itaas. So sharp pa rin yung design na ito, aggressive pa rin tingnan, tsaka mukha talaga siyang galit na ibon. Okay, so yung signal light niya nandito sa baba, nandito yung kanyang park light. And meron tayo mga details dito na ma-appreciate mo talaga yung mga ganitong design. So sa side, meron din tayong gold lining para sa decals. Meron din decals dito, and then Euromotor, and then meron kulay red dito. 125, hanggang dun sa dulo, meron tayong lining ng kulay gold hanggang dito sa may dulo. Ayan, Marvel, tas may 125. So kung gusto nyo ng FI na ganito, meron naman silang Marvel 130XI. Yun yung FI nila, no? Telescopic fork tayo rito. Meron tayo rito magandang design para sa kanyang front fender. Ayan, mahaba naman yung ating extension. Ito nga pala ay naka-air-cooled pa rin naman. Tapos ang ganda ng design dito. Meron tayong parang grills dito para sa mga talsik ng mga bato. And naka-mugs tayo rito. Tube type pa rin naman to. Ang size dito ay 70-90x17. Dito sa front, naka single disc brake tayo, naka dual pad caliper, and maganda rin yung design niya rito. Pati yung mugs niya may lining na kulay red. So ito nga pala ay naka semi-automatic pa rin. Wala tayong de-clutch na lumabas na ito. Ganda yung finish para sa ating levers. Pag-prenes naman natin yan, smooth lang din. Yung ating throttle or yung grip natin dito is makapit siya. Maganda rin yung kanyang throttle. Smooth lang din, and then mababaw lang siya. Sa mga switches, wala rin tayong update para dito. Meron tayo dito ang high and low, signal light, busina, and then choke. Kasi carb type yung isang to. Dito naman is on and off ng kanyang park light, headlight, and then electric starter. Then dito naman sa part na to, yung ating lagayan ng side mirror. And then yung ating panel gauge is naka-analog type pa rin tayo rito. Pero sana dito mag-upgrade sila ng digital panel para at least merong update para dito sa motorcycle na to, ba? Diba? So, ayan, dito naman yung gear indicator na 1 to 4. Meron tayong speedometer, odometer. Dito sa side is yung neutral,
signal light, left and right, and then pag naka-high beam, eto naman yung maliit dito, yung kanyang view. Pagbaba natin, meron pa rin naman tayo rito, USB charging port, and then kagandahan din dito sa ignition niya, dito na rin binubuksan yung ating seat. Meron din tayo dito ang shutter lock. Ito naman yung itsura ng ating susi. Dito, maganda yung approach pa rin dito. Macho pa rin siyang tingnan. May mga part tayo dito na open. Ayan yung itsura ng decals natin. And then dito naman, parang meron tayong carbon fiber finish dito sa side. Dito rin sa side na to, parang may carbon fiber finish. Ito yung kanyang itsura ng makina. Maganda rin. Parang robotic style din siya. And meron tayong kickstart. Ating foot pegs, combination ng rubber and metal. May bracket tayo dito para at least hindi tayo mapaso dito sa makina. Rear brake pedal, smooth lang din, malapad yung ating tapakan dito. Maganda rin yung foot pegs para sa angkas. Lalo na dito, maganda yung paint job. Oh, yung kanyang tambucho, malaki din siya o mahaba din siya. And then stylish yung datingan, flexible. Ito cover. Ito rin, meron siyang cover dito na stainless or metal. Meron tayo ritong tire hugger. Medyo maliit lang siya. Tapos naka dual shock tire rito. And swing arm, maganda rin yung tsura. Naka drum brake tayo dito sa likod, naka mugs. And then yung mugs niya, meron tayong lining na kulay red. Ang size naman dito is 180x17. Grab bar niya maganda rin, parang Batman style din. And then dito naman sa ating tail light is naka bulb type pa rin naman tayo rito. At yung signal light niya flexible din yan, pero bulb type pa rin naman yan. Meron tayong plate light. And then yung ating reflector meron tayo sa likod. Malapad yung ating rear fender. Ayan, maganda rin yung style niya. Pati dito chain cover, meron tayo rito. Karugtong siya nung ating tire hugger doon. And maliit lang yung ating sprocket size dito. Okay, 38T. Yan yung size natin. Naka dual head shifter tayo rito. Yung foot pegs, same lang din sa kabila. Sana dito magkaroon tayo ng mga side stand kill switch para sa mga underbone na ganito, ng ganitong motor na. Tapos ganitong displacement na 125. Para at least meron mga features para sa mga ganitong motorcycle. Sa upuan niya, malambot, makapal yung ating foam na ginamit. May mga stitches din yan. Tapos parang two-tone siya. Ayan. Diba? Maganda yung leather na ginamit. And yung ating upuan, meron tayo rito ang helmet hook. Lagay ng mga gamit natin dito. Ano, may compartment siya. Tapos dito rin yung ating battery. Fuel tank capacity, okay na rin to para sa 125cc. Medyo matipid na rin yung isang to. Tsaka nagulat ako dito, meron akong nakasabay na ganito. Ang bilis din niya. No, umarang kada agad, 125cc lang yun ah. Pero yun ang maganda rin to kasi meron siyang cover dito na goma, no, good thing to, na hindi siya magagasgasan. Pero sana binuo na nila. Diba? Total meron ng ganito eh, para at least hindi siya talagang magagasgasan. So, ngayon, sakyan naman natin yung ating motorcycle kung abot ba ng 5.2 na kagaya ko itong ganitong motorcycle. Ayos na ayos siya. So ayan, para sa ganitong motorcycle, para sa 5.2 na kagaya natin, tapos naka regular shoes lang tayo, medyo tingkayan tayo rito or talagang tingkayan tayo rito. Pero suggestion ko, mag boots tayo para at least hindi tayo hirap, no? So magaan yung motor, okay yung motor, maganda rin yung shock sa harap. Hindi natin masyadong ma-check yung ating shock dito sa likod, no? Kasi medyo ano nga tayo, nasa dulo tayo ng upuan. Pero okay siya, yung turning radius niya maganda rin, malawak, no? So ayun nga, para doon sa lahat ng mga gusto na ganito yung beginner bike nila ngayong 2024 at ito talaga yung hanap yung motor, no? So puntahan nyo na lang sa pinakamalapit na Mitsubishi branch dyan sa lugar nyo. So sigurado naman ako na meron dyan sa lugar nyo. So ayun nga, puntahan nyo na lang. Ayos na ayos yan. So ayun nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay marka mo at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal niyan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan,
tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming maraming salamat sa inyo. Bagush.